Magandang araw mo sa inyo mga kababayan. At sa araw na ito, isishare ko sa inyo kung paano magluto ng patula na may fishball. Oo, tamang narinig niyo fishball mga kababayan. Patula na may fishball na sinabawan. So ito po, fishball. Mura lang ito sa Pilipinas. Bilhin natin ito sa fishball. Bilhin lang tayo. Itry nyo na po yun. Masarap po ito. As in, masarap talaga. Try nyo. And bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa video ko, ayan, kakaanong nyo pa lang sa bahay ko, sa aking maliit na bahay, paki-subscribe and click like and comments na rin sa inyong mga opinion. Kung may mga opinion kayo sa akin, sa aking pagluluto, kung may mali ako, or kung may mga katanungan kayo, or kung ano ang mga opinion nyo sa nakikita nyo sa aking video. So, ito yung ingredients natin mga kababayan. Simple lang po ang paggawa ng patula ng may fishball. Ito yung fishball dito sa Taiwan. Lagyan lang natin ito. Ayan, konting ginger at saka dahon na sibuyas. Okay na yan. Sabaw na yan. Sinabaw ang patula na yan. So, ang gagawin lang natin ay napakasimple lang. Magpakulo lang tayo ng tubig. Yung tubig natin ay depende sa kung gaano karami yung kakain at gaano kalaki din yung patula mo, di ba? Siyempre, kung marami yung patula mo, abay, dami mo na rin ang tubig. Sa tubig ko ay tamang-tama lang din kasi tatlo lang din naman kami kakain. Ang alaga ko at yung kanyang bisita. At ito naman, tubig. Ang tubig ay pwede mo siya yung ano, yung sabaw ng tawag doon, manok. Yan. Kasi dito sa Taiwan, maraming sabaw ng manok na libre lang. Meron din pwede kang bumili. Ganun. Pero murang-mura lang yung sabaw ng manok. So ako ay mostly ginagamit ako ng sabaw ng manok. Pero kung wala namang sabaw ng manok, tubig lang pwede na. So yan po ang ating gagawin. So pakuluan natin yan. Tapos ito ay babalatan natin. So yan, malapit ang pumulo ang ating tubig at hiniwa ko na ang ating patula. So ito na po yung itsura ng ating patula mga kababayan dito. So ngayon ito yung style na gusto ng ano, kahit ano namang style ng pag ano, pag-iwa. Pero yung mas matanda ako, gusto niya ganyan yung style sa pag-iwa. So ayan, dahil ang ating ano, ito, kung maaari ay ilabas nyo, kung maaari pagtanghali, 2 hours before or 3 hours before mo lutuin, ilabas nyo na mula sa freezer ang inyong fishball. So ayan. So, yung fishball ko ay isasama ko na sa aking patula. Sabay ko na. Ayan, hinugasan ko na yan. Napalina mo yung fishball niya kung nagalan sa freezer. So, isasabay ko siya sa patula sa pagluto. Yung iba, iuna muna ang patula bago yung fishball. Pero ako, sinasabay ko na yung dalawa niya. Meron namang iba na hindi. So parang maraming ang ating tubig, bawasan ko muna. So ayan, pag nakikita niyo umaapaw na yung tubig niyo, abay, bawas-bawasan niyo naman pag may time niya, ganon. So ayan, ilalagay ko na ang ating ano na sumulo na ang ating patula at ipapa at ang ating fishball. Ganyan lang mga kababayan, madali lang talaga to siyang gawin. Simpleng-simple lang. Marami nga talaga yung sabaw ko. No. Marami nga pala talaga yung sumapaw. Ngayon po. Saan din na, po talaga ako yung ano na vlogger. Yan. Pero isishare ko po sa inyo ang aking kaalaman. Baka matulad po kayo sa akin nung bago pa ako dito sa Taiwan. Hindi mo talaga alam kung ano ang lulutuin at kung paano magluto. Pero marami din naman pala dito sa YouTube. Marami kayong matutunan dito sa iyo kung paano magluto. Hindi yung mga lang talaga tayo. So, antayin nyo lang yan na kumulo. Yan, at lumbot ang ating patula. Saka natin lagyan ang mga ingredients. Yung ano natin, yung luya natin at saka yung ito, luya natin at saka yung dahon sibuyas. Okay? Ayan, malapit nang lumambot ang ating patula at ang ating fishball. Yung fishball
kulay, ano, kahit saan dito sa Taiwan, marami talaga. Sa palengke, sa PXMart, o kaya sa tungkwan. Marami yung tungkwan yung ano ha, yung groceryhan na yellow ang ano, yellow ang kulay. Kung kaya tawag doon, yung kulang kung anong English doon. So, yung blue ang kulay, PXMart. So, marami talaga kahit saan sa palengke. Lagyan natin ang ating ano, ating ginger, kunti lang o huwag yung damihan ng ginger kasi maano din, parang maanghang siya ang ano, lasa pag damihan nyo ng ginger. Tapos lagyan nyo na rin ng ito, paper. Pero ang paper, huwag nang ilagay agad-agad ngayon na, huwag ano na, mamaya na pagka ano, tapos na kayo sa pagluluto. Wait lang ha, pagpupasan ko ng asin. Lagyan nyo naman ng kunting asin, kunting-kunti lang talaga. Kasi dito sa Taiwan, lalo na yung mga matatanda, ayaw nila ng maraming asin. Yan. So, kunti lang talaga yung nilalagay ko. Sobrang kunti, ama, sobrang naman yata sa kunti. Yan. Ayaw nila ng marami. So, yan, ganyan lang. Ganyan lang karami, ha? So, mga kunti lang din naman yung sabaw ko. Maglagay pala kayo ng sabaw, huwag nyo palimutan, ano. More than half lang sa, ano, lagyan nyo pa ng items, ano, halata nagbibenta ng mga kung ano-ano eh, no? Kung lagyan nyo pa ng mga ano nyo, mga pansawag nyo yan, ganyan, wala na aapaw na siya. So, ayan, tingnan natin kung masarap. Kung ano na yung lasa sa asin. Iwasan nyo maging maalat dahil mga matatanda dito, syempre, kasi dito ba sa Taiwan, mostly, yung mga tao dito, mga ano, ayaw nila ng maalat. May gusto pero hindi talaga marami. Lagyan naman natin ng ito para mas lalasa talaga. Lagyan natin ito sa ating pa to, ano, magic sarap. Yan, lalasa ng ano, konti lang naman. Huwag nga magdamihan. Yan, lagyan natin ng konti. Yan, dumikit na sa ano, yan. Konti lang talaga. Yung palasa lang. So, yan na. Tapos na tayo. So, saka natin ilagay ang ating sibuyas dahon. Okay. Ito ang sibuyas dahon. Ilalagay ko na. Ayan. Ayan. So, okay na. Patayin na natin. At saka natin ilagay ang ating paper. Ang paper naman, please lang, huwag yung damihan sa paglagay kasi magiging ano na. Pag-ano na silang dalawa sa ginger at saka itong paper pagkadamihan mo. Mag-aaway na yung lasa nilang dalawa. Kunti lang talaga. Mag-aaway. Yan. So, yan lang. Pang-ano lang, pang-palasa lang talaga. Sobra naman sa kunti. Sabi kong kunti. Sobra. So, ganyan lang. Pang-palasa lang talaga. Yung palasahan lang nilang yung paper. Alright. So, yan. Okay na ang ating sabaw na patulawin. Yan. With, oh my God, fishball, mga kababayan. So, thank you po sa panonood at saka sana ay may natutunan kayo sa aking pagluluto. Ayan, kasi ako dati kasi sabi, magluto ka ng sabaw na may ano, patulan. Hindi ko naman alam kung paano lutuin. So, ganito lang pala yung gusto nila na sabaw. So, ayan po. Sana po ay magamit ninyo lalo na po sa mga baguhan dyan. Siyempre, yung manonood dito sa ano ko, sa ginagawa ko ay mga baguhan lang. Yung mga baguhan lang dito sa Taiwan o hindi naman kaya yung papunta pa lang dito sa Taiwan. At least, may for watching. May God bless us all at protektahan niya tayo sa araw-araw nating pamumuhay dito sa bilang abroad. Bye-bye for now. See you. Bago tayo mag-end sa ating video ay imimigay love shout-out ko muna ang aking mga commentator nung last video ko na ito. Kaya natuluto ko ng talong. Hindi ko alam kung ang gawin ang ginagamit ko. Well, yung pala ay Basil. Sabi ng ano, mga kaibigan ko. Okay. So, mega love shout out sa last video ko na nag-comments kay Sisi ko Catherine Nunez. Sabi niya, parang Basil yan, sis. At, ayun, nag-reply ako at sabi niya, kasi sabi ko, cilantro yata yan. Sabi niya, pag cilantro, it's called also parsley. Iba daw
thank you so much, Catherine Nunez, ang isa sa matagal ko ng kaibigan talaga dito sa ano, social media. Yan, isa ko siya sa pang-roommate long time ago, like 5 years or 6 years ago. And kay Sisi din nandito sa ano, sa Hong Kong siya, pero kagroupmate ko din. Ayan, si ano, Aliratwi. Ang ano naman niya, kumis niya ay Balanghoy, Tagalog. Oh, Balanghoy. Balanghoy pala. Balanghoy sa Tagalog, Basel sa Ingles. Ayan, thank you so much sa ano mo, Sisi Alia, Aliratwe, sa iyong ano, answer, sa iyong sagot. And kay, sabi ni Sisi Catherine Nunez, sa aba, sarap niyan. Migalab shoutout nga din pala kay Japs Chris Diaz Baggal. Ayan, ulitin ko, si Japs Chris Diaz Baggal. Ayan, iyan nyo siya, support nyo naman siya, guys. Ayan, isa sa ka-groupmate ko din si ano, Jobs, isa sa mabait kong kaibigan. And mega love shoutout nga pala sa aking kaibigan ko sa grupo ko. Ayan, sa aking GC group, si Suji, si Suji Family. Ayan, at ayan channel. So kung may mga ano kayo dyan, puntahan nyo ang isa sa ang kaibigan, si Suji Family. Suji Family dito. Yeah, Suji Family. Ipuntahan nyo siya and isubscribe nyo na rin, mga kaibigan. Ayan, pre-subscribe. Love it! Gagawin ko po ito, sabi ni Suji Family. Visit nyo po siya, guys. Thumbs up at saka dikit na rin. Ganun. Oo. Si ano din, Christine TV. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Christine TV. Thank you for the comments. Sabi niya, magaling ka pala magluto, sister ko, magluto, recipe mo. Yan, hindi po ako magaling talaga. Gaya-gaya lang ako. Hindi na tayo magaling kasi hindi ako tagaluto rito. Minsan lang talaga, sinbira-bira lang ako sa pagluto. And, mega love shoutout nga pala kay Island Green Lion Joe. Ayan, Island Green Lion Joe. Yan, isa sa kaibigan ko sa, ano, sa Facebook, si Island Green Lion Joe sa France yata to siya, or also in the Aberdoso siya. Hello sis, it's me, Joey. Congratulations to your vlog. Ayan, kinukongres na niya ako, ha? Kakasimula ako pa lang. Thank you. And sa aking yachts, Monkey Girl Explorer, na ano, ingon siya, dagway, lipaya niya, oh haha, love ya, sarap ng talo mo. So ayan po, mega love shoutout ka pala kay Jindy Vlog. Isa dito sa kaibigan ko sa nasa GC ko. Ayan. Kay GC ko, Jindy Vlog. Ayan. Support nyo, guys. Ayan, sa mga ano dyan, sa mga YouTuber na katulad kong baguhan pa. Ayan, punta kayo dyan sa kay ano, Jindy Vlog. Mabait din yung kaibigan. Si Monkey Girlin po. Monkey Girl. Ayan, si Monkey Girlin po. Support nyo. Tapos, si ano, si Christine TV, si Suji Family. Ayan. Christine TV, Suji Family. Sino pa? O nga pala, may galaw siya at nga pala sa aking sisi dyan sa, ano, sa Hong Kong, na nag-comment siya na ano, matry nga rin magluto niyan, sabi niya. Si ano, Shirian Ida. Ida, Shirian Ida yung name niya. O, oh, solid OFWHK yung ano name niya. Aking sisi na napakatagal na long time, long time friend ko talaga siya sa Facebook. At ang aking sisi, sa'yo, Sisi, at ang kumis niya ay gusto ko yan talong, haha, basta talong kahit anong luto, gusto ko, haha. Ayan, sabi naman ang Sisi ko. Anim Papi de Monte, ayan, pintahan niya din yung bahay niya, at siya po yung napakabait talaga na kung may pumunta sa kanya, ay talagang binabalikan din niya, katulad ng iba. Ayan, iba po mga kasama. Sis Gis Dian. Hi, Sis Dian. Tama ba pagkaano ko? Bigkas ko. Kalami, anak sis, uy. Panghatag, be, talong recipe. Yay! Oo nga, gagawin ko pa yung ano ko, yung caption ko nga pala, yung description ko, hindi ko pa na-edit. I-edit ko mamaya pag may time. And thank you for the comments, sis, just the end. Yung puntahan nyo rin ang bahay niya sa mga baguhang ano. Ayan, support din pag may time. Si ano din, si Ann Lauris, Ann Elarsa. Elarsa, tama ba? Ayan. Wow, sis! Salamat sis, ano, Ann Elarsa, sisi ko siguro to kasi nag-anong-anong-sin ako sa inbox. Ayan. At kay Liza Fragali Villag, sabi niya kanina, 3 hours ako, 3 years ago.
San Rogali Villa sabi niya, Susie Puy, napaka-pretty naman this girl. Love you, enjoy cooking, stay safe. Ayan, ang isa sa sexy na, paganda pa, si Liza Rogali Villa. Ayan, isa sa ano po, isa sa mga kaibigan kong sexy na maganda. And, big love shout out din kay ano, ayun, puntahan nga din yun yung bahay niya ha, kasi talaga super 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 ano din siya pagka may pumunta sa kanya pabalik. Isa din dito sa GC ko talaga na duper duper ano talaga over talaga sila sa support. Ang support talaga ko pag-uusapan. At kay ano din kay Linsky Hidalgo. Si Linsky Hidalgo ay isa ding YouTuber na katulad ko. Ayan. One of these days, I will try this sis. Thanks for sharing. Ayan, from Linsky Hidalgo. Puntahan din nyo. Ayan, support din tayo sa kanya. Ayan. At kay Jill, Jill and Dian. Di, ay, ano, tama ba? Jill and Dian. Sarap naman ang talong, hehe. Thank you for sharing, sisi. Ayan, thank you for the comments, Jill and Dian. Ayan. Punta-punta tayo sa kanyang, ano din, sa kanyang bahay. Supportahan natin silang lahat.